Nagbabad ng pakiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa pamilya ng Adamson University student na si John Matthew Salilig. Tiniyak ng Pangulo na makakamit nila ang hustisya. Sabi pa ng Pangulong Marcos, hindi sa pamamagitan ng karasan, masusukat ang tibay ng kapatiran. Wala raw dapat lugar ang karasan sa mga student organization at sa mga eskwelahan. Samantala, inaresto na ang 6 na persons of interest sa pagkamatay ni Salilig. Saksi, sina John Consulta at Chino Gaston. Papunta noon sa initiation rites ng Tao Gamma Phi sa Binyan, Laguna, ang Adamson University student na si John Matthew Salilig. Nakuhanan siya ng CCTV sa loob ng bus noong February 18. Nahagip naman sa isang video ang SUV na sumundo umano sa kanya, pati dalawang nakamotor na ayon sa pulisya, bit-bit umano ang ginamit na paddle sa biktima. Bilang member ng Tao Gamma Phi sa Zamboanga, nalilipat lang sa Adamson University Chapter, welcome rights o mas konting palo raw dapat ang tinanggap ni Salilig. Pero ang dami kasing nag-attend din, around 18 na individual. I think pa kung susumahin mo kung sino yung sinasabi statement ng ating witness na around 70 ang tinanggap na bigay o yung palo, siguro kada isa nagbibigay ng 6 hanggang 7 na palo. Ayon sa mga testigo na kausap ng pulisya, in the middle of their initiation, nagkaroon na ng mga sinyales na ito ay nahihirapan na siya dahil ito nga ay sumuka during the initiation. Baka napagtripan o siya po yung napag-initan, kaya ganun po yung ginawa sa kanya. Pagkatapos ng initiation rites, sabi ng ating witness, on their way biyahe sila pabalik na Manila, nag-seizure itong ating biktima sa loob. At they try na i-revive ito. Iniimbestigahan natin bakit hindi na lang nila tinakbo sa hospital. Batay sa autopsy report, severe blunt force trauma to the lower extremities ang sanhi ng pagkamatay ni Salilig. Isang sumukong member ng Tao Gamma Phi na nag-initiate kay Salilig ang nagkwento sa amin ng nangyari. Pag Adamson daw po kasi, back to zero again. Ang nawawala lang is yung mga rituals, paddle lang. Kinwento rin niya kung paano napunta ang usapan sa umunoy pag-dispose sa biktima. Nung wala na talaga, sabi, tol, pag lumabas siya, puputok tayo. Eh, sabi, itago na lang, i-dispose na lang. Sabi nung isa, i-hospital, hindi tol, wala na, negats na nga eh. Kung itatapon dun sa ilog, sa dagat, ililibing o iiwan lang, maraming fingerprints ang Brad na nakahawak dun. Kasi hindi pa siya nagpunas, hindi siya naligo after nun, nagpalit lang siya ng damit. Gusto sana sunugan, pero hindi na ginawa. Pasensya ulit kung late na ako lumutang. Sorry talaga. Ang SUV na nahagip sa CCTV, natunto ng pulisya sa bahay na ito sa Paranaque. Ang Binyan Police at Laguna PPO, sinigap pakiusapan ang mga magulang ng person of interest na si Aaron Cruz para isuko ang sasakyan. Pero nagmatigas sila. Nang makuha na ang warat, pinasok na ng pulis ang bahay. Buksan mo, hindi. Buksan ko na. Buksan mo. Ang dami mong ano eh. Kaya explain na sa'yo eh. Mubo kayo lahat yan. Mubo ka. Mubo kayo. Mubo. Ito. Mubo lahat. Nang mapasok na nga ng pulisya, itong bahay ay tulungan na pa sa kamay ng mga otoridad. Itong ebidensyang SUV kung saan isinakay daw ang hazing victim na si John Matthew Salilig. Ayon sa Binyan Police, dito sa passenger side, isinakay ang biktima. At nang makumpirmang wala na itong buhay, ay inilabas ito at inilipat ng kanyang sariling mga brad sa compartment ng pangalawang sasakyan na kasama sa kanilang convoy. Dinala na sa Binyan Police ang sasakyan para ma-examine ng soko. Kinasuhan ng obstruction of justice ang ama ni Cruz na tumanggi magbigay ng pahayag. Inatasan naman ng DOJ ang NBI na mag-imbestiga sa kaso ng pagpatay kay Salilig. Sa hukay sa isang lote sa Imus, Cavite, natagpuan ang katawan ni Salilig. Inaalam ng pulisya kung may person of interest na taga Cavite. Kasi ano to eh, ilang na lugar ba? Kung hindi ka taga dito, hindi mo talaga malalaman itong lugar na ito. Naglabas ng pahayag si Senador Joel Villanueva na miyembro ng naturang fraternity. Anya, ang hazing ay hindi bahagi ng kanilang paniniwala at ipinaglalaban. Hindi anya nasusukat ang tibay ng samahan sa pagdaan dito at sa iba pang uri ng karahasan. Ang Tao Gamma Phi Provincial Council ng Cavite handa raw makipagtulungan sa mga otoridad. Wala pang pahayag ang Adamson Chapter ng fraternity.
Ang mga estudyante ng Adamson University nagsuot ng itim bilang pakikiramay sa pamilya ng nasawi nilang classmate. Isang requiem mass din ang inalay ng student government para ipagdasal ang kaluluwa ni Salilig. We pray that justice will be served. We condemn the the violence. Syempre wala naman po talagang deserve na magkaroon po ng ganitong ganitong situation. And we are just waiting po, sana yung justice is makuha na natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston. Ako si John Consulta. Kami ang inyong saksi.